Samantala, tuwing papasok ang bagong taon, nais ng mga tao ang pagbabago sa kanilang buhay at madalas ay gumagawa ng New Year's Resolution. Pero paano nga ba matutupad ang New Year's Resolution? Alamin natin yan sa ulat ni Marge Wamar. Sa pagpapalit ng taon ay ang pagnanais din ng karamihan sa atin na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Kaya naman nabuo ang tinatawag na New Year's Resolution. Maganda ang pagbabago kung ito'y makakatulong sa iyong sarili, sa relasyon sa kapwa at sa komunidad. Ang ilan nating mga kababayan na isang pagbabago sa kanilang mga negosyo o trabaho. Mayroon po nga mo ano sa negosyo kasi konti lang po na namin eh. Ay alagaan namin yan, parang makabili kami ng pang negosyo namin. Siguro pumasok ng maaga. Wow. Ang iba naman, pagbabago ang nais para sa kanilang pamilya. Ngayon lang, para lang sa mga anak ko, yun lang mapabuti ang pag-aaral nila. Maging healthy ang pamilya ko, yun lang. Okay lang, di ba? Mayroon namang hiling ang ilan, hindi lang para sa kanilang sarili, pati na rin sa bayan. Sana wala nang bagyong malakas na dumarating dito sa Pilipinas. Ang New Year's resolution ko, mabayaran ko yung mga utang ko. Kung merong hindi natupad ang kanilang mga resolusyon, mabuti para sa ilan dahil nagawa nila ang mga itinakda nilang New Year's resolution para sa taong 2014. Natupad naman siya. Ano po yun? Yung magandang buhay yung mga anak ko para okay lang maging masaya sila. Okay lang. Nakakuha kami ng sariling bahay. Payo ng mga eksperto, sa pag-set ng inyong New Year's resolution, dapat ito'y specific, measurable, attainable, realistic, timely, o tandaan lamang ang salitang SMART. Subalit para naman sa ilang mga mangangaral, anumang oras ay maaari din daw makamit ang pagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. New Year's resolution kasi na hindi lang yung person na New Year's resolution. Kinakailangan ay magkaroon ng intentional na talagang ang buhay ay ilaan para sa mga bagay na kapaki-pakinabang, to the things that are worthwhile, worth living for, at mangyayari lamang yun talaga kapag magkaroon ng tinatawag na regeneration. Siguro ang unang-unang bagay na dapat mabago ay yung ating puso, yung ating pagkatao, at mangyayari lamang yan kapag si Jesus ang naging master. Siyempre, pagka New Year's resolution, pagka hindi kasama ang Diyos, pang isang linggo lang yon, walang endurance. So, maganda talaga yung adhikain o kaya ay mithiin na kasama ang Panginoon sa mga adhikain na yon para magkaroon ng kaganapan. Wala ako na araw-araw na binigay ng Lord ay pagkakataon para sa atin gumawa ng mga bagong bagay na pinapagawa din ng Lord para sa atin. Samantala, para naman sa Director General ng Technical Education and Skills Development Authority, Secretary Joel Villanueva, at Chairman ng Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, mahalaga na sa susunod na taon, ang mga kabataan na nagmamahal sa Diyos ay mas lalo pang makiisa at magtulungan para sa pagbabago ng bayan. Ang pagbabago nagsisimula, of course, sa mga tunay na anak ng Diyos, nang sabi din ng Biblia, kasi kung walang, hindi tayo mag-i-step up para i-transform ang ating bayan, we get what we deserve, no? So napaka-importante na lalo na yung ating mga kabataan, sinasabi nga natin hindi lang sila pag-asa ng bayan kundi may-ari ng kinabukasan. Kung ang mamanahin mong kinabukasan ay bulok na sistema, bulok na pamahalaan, dapat hindi ka pumayag dito, no? Ngayong bagong taon, dapat lagi nating alalahanin na anuman ang ating mga New Year's resolution, dapat ito ay para sa mas ikabubuti natin bilang tao. At lagi nating tatandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa ating tamang relasyon sa Panginoong Diyos. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar, para sa Newslight.